Magandang araw po muli, mga sir ma'am. Narito po muli ang inyong lingkod, Pinas-isip iba't ibang kalaman para po sa ating panibago at mahalagang pag-uusapan. At maraming salamat din po sa pagbabalik sa aking channel. Ilang araw na lamang po ay nalalapit na at magtatapos na ang taong 2020. At atin ang sasalubungin ang 2021. Kaya pag-uusapan natin ngayon ay ang mga bagay na dapat alisin o kalimutan sa ating puso't isipan dahil ito ay makakatulong para sa pagsalubong sa 2021 para magkaroon ka ng tinatawag na luck life o swerteng buhay. Pero bago po natin ang pag-usapan, kung ikaw ay ngayon lang napadaan sa channel ko, ay huwag mong kalimutan i-subscribe ang channel ko. Isama mo na ang bell icon para update ka sa lahat ng mga video ko pang i-upload. Paki-like at paki-share na rin po sa iba. Tara po, atin na pong umpisahan. Gusto mo ba maging maswerte iyong pagsalubong para sa taong 2021? At para ang iyong buong taon ay maging maswerte rin. Inanyayang po kitang panoorin at tapusin ang video ito at atin pong pag-uusapan ang mga tips para sa mga bagay na dapat mong alisin para sa pagsalubong sa 2021 para ikaw ay magkaroon ng maswerteng buhay sa aking Pinas-isip video komentaryo. Patapos na ang taon at papasok na naman ang 2021, masasabi mo bang masasalubong mo ito ng may swerteng hatid sa iyong buhay? Masasabi mo bang magiging maswerteng yung buong taon? Nakakasiguro ka ba na siswertehin kang talaga? Paano mo naman nasiguro? Yan ang tanong. Kaya kung gusto mong makasiguro na masasalubong mo ang 2021 na may swerteng hatid sa buhay mo, ay pakinggan mo ang mga tips na ito. At kung meron ka pang tinataglay na ganito, ay umpisan mo na alisin at kalimutan upang maging maswerte ang iyong pagsalubong sa 2021. Mga dapat po na alisin sa ating mga buhay o sa ating sarili upang masalubong natin ang taong 2021 at nang magkaroon po tayo ng matatawag na maswerteng buhay. Number 1 po ay ang galit, puot o hinanakit, o kung tawagin nila sa English ay anger. Dapat na matapos ang taong 2020 na wala kang galit kanino man. Huwag mong hintay na matapos ang taon at sasalubungin mo ang 2021 na ikaw ay may galit kanino man. Diyan sa puso mo, hindi yan makakatulong sa'yo. At kung may natatago at natitira ka pang galit diyan sa puso mo, ay umpisan mo ng alisin at magpatawad. Kung maaari pa nga ay kausapin mo ang tao na kung sino man siya ay galit ka. Kausapin mo ng personal at humingi ka ng tawad para mas lalo kayong magkaliwanagan at makapag-ayos ng mabuti. At siguraduhin mo na tatanggalin mo o matatanggal mo sa iyong puso ang galit na naramdaman mo sa kanya. Dahil kapag hindi mo naalis yan at natapos ang taon at sinalubong mo ang 2021 na hindi yan nawala sa puso mo, tiyak hindi rin magiging maswerte o maganda ang pasok ng taon sa iyo. Number 2, inggit. Ang inggit ay isa sa pinakamatinding kalaban ng ating puso at pag-iisip. Nang dahil sa inggit ay marami kang magagawa na hindi maganda sa taong iyong kinainggitan. Ang inggit po ay hindi makakatulong para sa pag-angat ng ating buhay. Katunayan, marami mga hindi magandang pangyayari na nangyayari sa inggit ang dahilan o pinagmumulan. Tandaan po natin na tayo ay sinilang sa mundong ito na may kanya-kanyang talento at kakayahan na ibinigay ang Diyos. Meron kang talento at meron din ako. May mga magagawa ka na hindi ko magagawa at may magagawa ako na hindi mo magagawa. Kaya't hindi po natin dapat ipinaparilaingit sa ating puso dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang kakayahan. Ang narapat lamang na gawin natin ay ang pagdamanin kung anong kakayahan meron tayo sa ating sarili. Kaya huwag natin hayaan na manatili ang ingit sa ating mga puso. Kung nakikita mo
na umaangat at umaasenso siya sa buhay. Ay baka dahil sa kasipagan na taglay niya, mas makubuti pa na gayahin mo na siya. Malay mo, kung ano ang narating niya, ay marating mo rin o baka na mas mahigitan mo pa. Kung ano ang naging tagumpay niya, ay malagpasan mo pa. Kaya imbis na maingit ka, magsumikap ka na lang. Kahit kung may inggit na sa iyong puso na ikaw ay nararamdaman o dinadala, ay alisin mo na bago pa matapos ang taon. Huwag mong hayaan na ito ay manatili at mapagsarahan ng 2020 upang ang pagpasok ng 2021 sa buhay mo ay maging maswerte. Number 3, negatibong pag-iisip. Pagiging negatibo, negative thoughts, or negative thinking. Maraming mga tao nang dahil sa pagiging negatibo ay nawawala ng pag-asa sa kanilang buhay. Ayaw nang gawin ang isang bagay na gusto niyang gawin dahil natatakot siya na hindi magiging maganda ang resulta o kalalabasan ng kanyang gagawin. Natatakot na makipagsapalaran dahil baka mabigo lang. Nag-aalangan na sumubok o subukan dahil baka masayang lamang at mauwi sa wala. Tandaan po natin na hindi mo malalaman ang magiging resulta o kahinatnan ng iyong gagawin kung hindi mo susubukan o hindi ka makikipagsapalaran. Kung patuloy na lang sa isip mo ang pagiging negatibo, ay walang kahinatnan ang buhay mo. Mananatili ka na lang palaging takot at nag-aalangan. Kaya pati ang pag-asenso ay hindi mo matitikman o mararanasan. Kahit kung matatapos ng taon ay nega ka pa rin, ay iyon ang alisin. Huwag mong hayaan na mapagsarahan ang pagiging nega mo ng taong 2020. Dahil kapag sinalubong mo ang 2021 na ikaw ay nega or negative thinker pa rin, tiyak na ikaw ay mamalasin at hindi suswertehin dahil takot ka pa rin at nag-aalangan sa gusto mong gawin. At yan po ang mga bagay na dapat nating kalimutan at alisin kung gusto natin na ang pagpasok ng 2021 at ng buong taon sa ating buhay, tayo ay swertihin. Mga sir, ma'am, inaasahan ko po na ako ay nakapagbigay ng dagdag kaalaman sa inyo at sana ay nakatulong ang video ito para malaman ninyo ang inyong gagawin o dapat nakalimutan at alisin upang sa pagsalubong sa 2021, tayo ay swertihin. Para po sa inyong comments at suggestions ay pwede mo pong i-type ang inyong suggestions or comment sa aking comments box section. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe bago po tayo mag-i-like, ay wala ka pong gagawin kundi mag-subscribe ka na lamang po, pindutin ang bell icon para laging updated sa mga video komentaryo ko. Paki-like at paki-share sa iba. Marami po salamat at inaasahan ko pong magkikita-kita pa tayo sa susunod ko pang mga video. Again, this is Pinas Isip ay bumabati po sa inyo na Happy New Year and have a lucky year 2021. Have a lucky life. Bye-bye. Ingat, ingat, at see you po sa 2021.